Sa araw na ito ay dadalhin ko kayo sa isang kakaibang adventure dito sa magagandang atraksyon ng Canlaon, Negros Oriental. Ihanda na ang inyong sarili sa isang makabuluhang paglalakbay dito sa Inland Resort at ang tanyag na Balete Tree o tinatawag na Century Tree. Tara na't ating pasukin ang mga hiwaga ng Canlaon. Okay, so yun guys, isang magandang araw sa inyong lahat. So simulan na natin ang ating biyahe for today. So kasama natin ngayon sila Jobert at Cathy. From San Carlos City to Canlaon, ang travel time natin ay nasa isang oras lamang. Kasama natin dito sina Kabiyahero Jobert at Kabiyahera Cathy. Char! So parang gusto ko yung bagong tawagan natin guys ha. Yung Kabiyahero at Kabiyahera. So yun oh. Okay, so mga Kabiyahero at Kabiyahera, samahan nyo kami sa aming adventure ngayong araw. Okay, dating gawi guys. So before natin i-start ang ating biyahe, so siguraduhin na natin na meron laman yung tangke natin para dire-diretso na yung biyahe natin. Tayo, Bert! Ito nga. Sponsor by. Kumini. Kumini pang jacket din ako, Bert. Kumini po na akong jacket. Uy, baka naman kumini. Sponsor naman dyan kahit gloves lang. Gloves, helmet, jacket, sulitin na natin. Okay guys, so tara, let's go. Tuloy na natin ang ating adventure today. So kasama natin si Kabiyahero Jobert, Kabiyahera Cathy. So kasama ko rin ngayon si Mrs. at yung ating prinsesa na si Baby Yona. So chill ride lang tayo guys. So yung travel time natin is nasa 1 hour to 1 and a half hour. So sit back and relax at enjoy na natin ang ating biyahe today. Yun, malapit na natin marating ang Canlaon or ang proper ng Canlaon guys. Sa area na to ay matatanaw na natin ang bulkan ng Canlaon. Sobrang ganda talaga guys. So abangan nyo yung mga pupuntahan natin na mga atraksyon dito sa Canlaon. So mamamangha talaga kayo sa sobrang ganda ng mga atraksyon nila dito guys. By the way guys, ito pala yung proper ng Canlaon. So sobrang ganda dito guys, sobrang peaceful at sobrang lamig ng klima nila dito. Okay, so biyahe pa tayo ng mga ilang minuto para mapuntahan natin ang unang atraksyon na ating bibisitahin dito sa lugar ng Canlaon. So sit back and relax. So let's go, tara! Okay, so meron lang akong mga tips sa inyo mga kabiyahero. So pagdating nyo dito sa Canlaon guys, magtatanong-tanong lang talaga kayo kung saan yung pupuntang inland resort dahil hindi na detect ni Waze or hindi na detect ni Google yung tamang daan papuntang inland resort. So the best way is magtatanong ka talaga sa mga local. So kami guys, palagi kami nagtatanong kung saan yung tamang daan papuntang inland resort. So yun lang naman. So tara, tuloy natin yung ating biyahe. Let's go! Ang Canlaon ay puno ng magagandang atraksyon na nag-aalok ng kasiyahan at kapayapaan. Ang unang pupuntahan natin guys ay pinupuntahan ng mga lokal at turista. Isa ito sa mga sikat na atraksyon dito sa Canlaon guys. So ito ang Inland Resort. So yun mga kabiyahero, nandito na tayo ngayon sa Inland Resort. So ito yung parking area ng mga motorcycle at sa unahan merong mga parking area ng mga 4 wheels. Okay, so ito yung parking area nila guys. So ang entrance fee nila dito guys is nasa 20 pesos ang adult at 10 pesos only naman sa mga bata.
So, pagkatapos yung magbayad sa entrance fee, guys, before kayo bababa, meron munang orientation para aware kayo sa mga rules at regulation ng resort. Regulation. So, una is you listen to policy. Wala tayo ito basurahan. So, may basura. Alam na rin sa mabaw. Naadre itong basurahan. Clean and go. Oo, clean go. So, bawal tayo manigarilyo kag mag-bake. Wala tayo rin smoking area. May gusto niyo mag-swimming, shower lang ang mga daan at makata sa pool. Dahil lang pa rin dalawang chanelas niya sa pool. Okay lang short sa zoomy attire, hindi lang nilargo so, entrance yung alagyan, dito lang kamo agi sa hagdanan, 136 steps na siya, panahog. Gaydayin yung bata dito, basta mag-6 steps. Tapos, exit ang bagong adalan, ang ramp. Pacheck na yung resibo sa lalong. May baligyan to, kuhan ka ng uling. May uling. Di ko sure kung may atakay. May pero may gandaan ka dito. Pero may dire o sa baba. Ay, dito. May uling na dito. Okay. Mayroon ka na ano ba? Mayroon ng palyo. Ano na dito sila? May slugbaran na dito. May slugbaran na sila dito? Marin cottage. Dito lang magbayad. Okay. So, malang nasa. Wala na kami to. Thank you. Thank you. So, ayan. Pagkatapos ng orientation, so pwede na kayong bumaba at pumunta dun sa inland resort. Okay? So, sana naintindihan nyo yung rules and regulation ng resort. By the way, mga kabiyahero, kung meron kayong mga nakalimutan na bilhin katulad na uling, paper plate, kung ano man, sa tabi-tabi meron naman dito mga tindahan at pwede kayong bumili dito. Okay? Super excited na kay Scotty. Wala ka, aral lang yung akong exit. Amo na exit. What you know? Come here. Look at there, you know. What? What you say? Thank you. Wala ko tayo daw. Oh no. So, apa? Ayun mga kabiyahero, malapit na tayo. So sa mga pupunta dito, dapat i-ready nyo yung mga tuhod nyo ha. Dahil meron lang naman tayong bababaan dito, mga 100 plus steps lang naman. So sa tabi guys, meron dito mini stores. Nag-offer sila ng mga mini gears like a salvavida at souvenirs. So depende sa inyo, pwede kayo bumili dito ng mga souvenirs at ibigay nyo sa mga kamag-anak nyo. So let's go! Mga kabihero, itong inland resort ay merong tatlong swimming pools. Ay meron silang 2 feet, 3 feet, and 6 feet. So maganda dito guys, meron kayong pagpipilian. So dito sa inland resort ay mai-experience nyo dito ang sobrang lamig ng tubig ng swimming pool nila. So legit guys, mas malamig pa sa relasyon mo ngayon. Joke lang. So guys, at sabi ng mga locals dito ha, yung tubig daw ng swimming pool dito ay galing pa sa bulkan ng Canlaon. Hindi ako sure kung totoo yun guys. Di ko alam kung bakit sobrang lamig ng tubig nila dito. Promise, parang may yelo na nakalublob sa tubig nila. Sobrang lamig talaga. Sa maniwala kayo sa hindi, yung mga drinks na binibenta dito guys, nilulublob lang nila sa tubig dito para lumamig. Sula ng ref-ref, oy. Siyempre mga kabihero, meron din silang grilling station dito. Kung gusto nyo mag-ihaw-ihaw, okay? So tara, ihaw-ihaw time na para makakain na din dahil pagod na din tayo sa biyahe. Let's go! So ang cottage pala nila dito guys ha, is nasa 250 to 200 pesos lang. Sobrang mura lang guys. So kung palaging mainit ang ulo ng mga girlfriend nyo, so hala, sige, dalhin nyo dito sa inland resort. Tingnan natin kung hindi lumamig ang ulo niyan. So ito guys, ito ang tamang lugar guys ha, para magpahinga at magsaya kasama ang mga mahal mo sa buhay.
tapos na natin explore itong Inla Resort ng Canlaon, guys. So grabe yung lamig ng tubig nila dito, ibang level talaga, guys. So naka-experience nga ako na nag-numb yung kamay ko dahil sa lamig ng tubig nila dito. So buti si Junjun hindi nag-numb. So delikado tayo dyan, oh my god. Okay guys, so uwi na. Pero joke lang. We are going to Century 3. The night ride gining karon. Diretso duty gining karon si Almer Santo Domingo. So ayan mga kabiyahero, hanggang dito na lang yung adventure natin sa Inland Resort. Sana nag-enjoy kayo. At abangan nyo naman ang susunod na video natin. Pupuntahan naman natin ang pinakamisteryosong kahoy na nakatayo dito sa Canlaon. Ito yung tinatawag nilang Century 3. So maraming salamat sa inyo mga kabiyahero. Sana supportahan nyo yung aming channel sa pag-subscribe. At hit nyo na rin yung like kung nagustuhan nyo yung video na ito. So maraming salamat po. Kita-kits sa next video.